Hi mga lods! Ako nga pala si Meng, ang narrator ng anime Virals PH. Ang writer ng kwentong ito ay si Seki Zeg. Shoutout nga pala sa iyo, idol! Ang pamagat ng kwentong ito ay The Genius Basketball Man. At sana magustuhan nyo ito mga lods. Huwag nyo na din kalimutan i-like at comment ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa akin at sa channel mga lods. At kung bago ka sa aking channel, mag-subscribe ka, comment, like and share para updated ka sa susunod na uploads. Ano pang hinihintay natin mga lods? Pasok, intro! Uy, nakapag-subscribe ka na ba, Lods? Malapit na tayong mag 1K subscriber. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At pindutin mo ang notification bell para updated ka sa bagong uploads. Salamat! Hi mga Lods! Eto pala ang Chapter 57 ng The Genius Basketball Man. Anong-ano sa Kuragi? May hindi ba sinasabi si Oda sa akin? Tanong naman ni Yoko. Ano? Paano ko ba sabihin? Hindi ako dapat magsabi nito. Pero sasabihin ko na. Pero sana, huwag kang makipag-break kay Oda dahil sa mga nalaman mo. Natatakot na sabi ni Sakuragi. Ano ba yun? Maiba ba si Oda? Tanong naman ni Yoko. Walang ganun Yoko. Wala siyang iba. Ano kasi, di ba nag-boys night out kami? Doon kami tumuloy kina Maki dahil sa kalasingan namin. Ang totoo, nakainom kaming lahat. Nakayukong sabi ni Sakuragi habang nahihiya kay Yoko. Ah, ganun ba? Kaya pala di siya nakauwi sa kanila. Ayos lang Sakuragi. Hindi naman mawawala sa lalaki yun. Basta kanila Maki siya natulog. Akala ko naman may kasama siyang babae. Ngiting sabi ni Yoko. Walang ganun Yoko. Ikaw ang mahal ni Oda. Sana kapag nagpaliwanag ako kay Aishel, tanggapin din niya ang sorry ko. Di ko kasi nasabi sa kanya yun. Nakayukong sabi ni Sakuragi. Hinawakan ni Yoko ang kamay ni Sakuragi. Bago ito nagsalita, natutuwa ako sa iyo Sakuragi dahil masaya ka. At sigurado ako magiging masaya lagi si Aishel sa iyo. Ingatan mo sana ang puso niya. At alam kong gagawin mo yun. Mahal ka niya. At sigurado akong madali ka niyang mapapatawad. Ngiting sabi ni Yoko. Hindi napansin ni Yoko at Sakuragi na nakita ni Aishel ang dalawa na magkahawak kamay. Hindi ba si Yoko yun anak? Bakit kasama niya si Sakuragi? Tanong ng mama ni Aishel. Dati pong gusto ni Kuya Sakuragi si Ate Yoko. Bago niya ako nagustuhan. Siguro nga gusto pa rin niya si Ate Yoko. Naiiyak na sabi ni Aishel at tumakbo. Ano? Gusto ni Sakuragi si Yoko? Eh walang hiya naman palang lalaki yan eh. Galit na sabi ng papa ni Aishel. Hayaan muna nating magpaliwanag yung si Yoko at si Sakuragi. Pero kapag nalaman ko niluloko nilang dalawa si Oda at si Aishel, hinding-hindi na sila makakantungtong sa bahay. Paliwanag ng mama ni Aishel at tumalis na. Ano? Tara na Sakuragi. Mag-sorry ka na kay Aishel. Ngiting sabi ni Yoko. Salamat Yoko. Nahihiyang sabi ni Sakuragi. Umalma lang tayo pagdating ni Sakuragi at Yoko. Seryosong sabi ng mama ni Aishel. Oo, kakalma tayo. Sagot naman ng papa ni Aishel.
Pagdating ni Sakuragi at Yoko, pinaghahagis ng mama ni Aishel ang kaldero, tabo, walis tambo, at kung ano-ano pa. Akala ko ba kakalma tayo? Anong ginagawa mo? Inis na sabi ng papa ni Aishel habang kinukuha ang gamit na madampot ng mama ni Aishel. Nagtataka naman si Sakuragi, ganun din si Yoko, kung bakit galit ang mama ni Aishel. Ang galing ng mga gamit nyo, lumilipad. Birong sabi ni Sakuragi. Sakuragi, nangako ka na hindi mo papaiyakin ang anak naming si Aishel. Yun pala, may relasyon kayong dalawa ni Yoko. At ikaw naman, Yoko, pinagkatiwalaan ka namin dahil mahal na mahal ka ni Oda. Yun pala, lulukuhin mo lang siya. At dyan pa talaga sa Sakuragi, na gusto ni Aishel. Di na kayo nahiyang dalawa. Galit na sabi ng mama ni Aishel. Teka, di ko maintindihan. Natatawang sabi ni Sakuragi. Iniisip nila na may relasyon tayo, Sakuragi, dahil siguro sa nakita nila. Sagot naman ni Yoko. Ayun ba? Wala kami relasyon ni Yoko. Kung magkakaroon man, ako na siguro yung pinakamasayang nila lang sa buong mundo. Pero hindi po. Dahil hindi po ako nasa puso niya, kundi si Oda. Inaamin ko naman at sinabi ko na kay Aishel ang nakaraan ko, dahil wala akong tinatago sa kanya. Dahil ang totoong nagmamahal, walang sikreto. Crush ko si Yoko dati, pero mahal ko si Aishel ngayon. At hinding-hindi po ipagpapalit sa libong-libong babae. Paliwanag naman ni Sakuragi. Talaga, Kuya Sakuragi? Bungad naman ni Aishel. Kung ano man ang nakita mo, wala yun. Ang totoo kaya andito ako para mag-sorry. Dahil nakainom ako at natulog sa bahay nila Maki kasama ang team. Ayokong maglihim sa iyo kasi mahal kita. Pero wala ka palang tiwala sa katulad ko. Nalulungkot na sabi ni Sakuragi. Sorry, Kuya Sakuragi. Huwag ka nang magalit. Babawi na lang ako. Nahihiyang sabi ni Aishel at niyakap si Sakuragi. Ang babaw ng kaligayahan ng batang yan, no? Ngiting sabi ng papa ni Aishel. Nakakatuwa po silang tingnan. Bagay sila. Sagot naman ni Yoko. Pasensya ka na, Yoko. Alam mo naman, anak na ang turing namin sa iyo. Ganon din si Sakuragi. Yoko lang masaktan si Aishel at si Oda. Sorry ha kung napag-isipan ka namin ng di maganda. Paliwanag ng mama ni Aishel. Ayos lang po yun, tita. Kaya po andito ako para sana i-celebrate namin ang anniversary namin ni Oda. Kaso wala pa pala siya. Nasa bahay pa daw siya nila Maki. Sagot naman ni Yoko. Hayaan mo, tatawagan ko siya, anak. Mag-date kayong dalawa, ha? Iting sabi ng papa ni Aishel kay Yoko. Natutuwa naman si Aishel sa pagiging anis ni Sakuragi. Dahil lahat ng ginawa nila nung gabi yun, sinabi niya kay Aishel at wala siyang tinago. Nakalipas ng isang araw, natutuwa naman si Sakuragi dahil naging successful ang proposal na ginawa ni Rukawa para kay Haruko. At hindi naman nagalit si Yoko kay Oda dahil sa ginawa nitong surprise nung nakaraang araw. Hinatid ni Sakuragi at si Aishel at naiwan naman ang team sa bahay nila Maki. Kuya Sakuragi, bakit ang tahimik mo? Tanong naman ni Aishel. Wala, may iniisip kasi ako. Ngiting sabi ni Sakuragi. Ano naman ang iniisip mo? Tanong naman ni Aishel. Ikaw? Biro lang. Malapit na kasi ang Christmas. Wala pa akong marigalo sa'yo. Natatuwang sabi ni Sakuragi. Ayos lang yan, Kuya Sakuragi. Alam mo ba, ang pinakamagandang regalo na natanggap ko ay ikaw.
Ngiting sabi ni Aishel. Talaga? So ayos lang kahit wala akong regalo? Tanong naman ni Sakuragi. Oo, ayos lang. Pero ako may regalo ko sa'yo. Pero di ko sasabihin kung ano. Sagot naman ni Aishel. Alam mo ba, Aishel? Di ako nagdidiwang ng Christmas. Mula kasing mamatay ang tatay ko, di na masaya ang Christmas ko. Pero nung dumating ka sa buhay ko, nagkakulay ang Christmas ko. Kulay red na may green. Natatawang sabi ni Sakuragi. Anong ibig sabihin ng red at green? Tanong naman ni Aishel. Yung red, ang puso ko na binigay sa'yo. Yung green naman, yung utak ko. Henyo ko eh. Sagot ni Sakuragi, sabay tawa ng malakas. Utak mo green? Kuya Sakuragi, hindi talaga kita minsan maintindihan. Pero sige, basta sinabi mo, maniniwala ako. Ngiting sabi ni Aishel. Hinawakan ni Aishel ang kamay ni Sakuragi. At nagulat naman si Sakuragi. Kaya napatingin siya kay Aishel. Mahal kita, Sakuragi. Seryosong sabi ni Aishel. Mahal din kita, Aishel. Inikilig na sabi ni Sakuragi. At dito nagtatapos ang chapter 57 ng The Genius Basketball Man. Magsha-shoutout muna tayo, mga lads. Shoutout Jetski Kabigas. Shoutout Jepoy Gaming. Shoutout Cute Lang Ayo Suya. Shoutout JLMC. Shoutout Davin TV. Shoutout Glenn Insilada. Shoutout Erica Alde. Shoutout Jimmy Rigarillo Jimmy. At kung bago ka sa akin channel, mag-subscribe ka, comment, like and share para updated ka sa susunod na uploads. Sige mga lods, salamat sa panonood nyo. Peace out. Bye.